Magsitayo na po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ngayong araw na ito atin pong ipinagdiriwang ang ikalawang araw ng ating pagnonobena para sa kapistahan ni San Jose. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ipasyang hirangin si San Jose upang maging kaisang dibdib ng banal na ina ng iyong anak. Sa aming pagpaparangal sa kanya bilang tagapagtangkilik sa lupang ibabaw, kami naway maging dapat na idalangin niya sa iyo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ng Panginoon, ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpapakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanan ng nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo,
Mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan nung una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong, yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang, ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos." Narinig ninyo na nung una'y iniutos sa mga tao, "Huwag kang papatay." Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot
sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, "Ulol ka," ay mapapasaapoy sa impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maaalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon at araw ng Poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Dalawa ang pwedeng maramdaman ng isang tao kapag siya ay pinangangaralan. Dalawa. Pwede siyang magulat at pwede siyang magalit. Dalawa ang pwedeng maramdaman ng tao kapag siya ay pinangangaralan. Ito po yung naramdaman ng mga tao nang minsang mangaral si Jesus sa kanyang mga alagad. Ang pangaral ni Jesus at ang kanyang sinabi, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nakakagulat para ito sa mga alagad ni Jesus. Ito yung una nilang naramdaman. Nagulat sila dahil sino ba namang mag-aakala na ang mga dalubhasa at guro ng batas ng Diyos na tinatawag na mga pariseyo at eskriba, sila pa pala ang hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sino bang mag-aakala? Yung pang mga taong simbahan, sila pa ang hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nakakagulat yun kasi istrikto sa pagsunod sa batas ng Diyos ang mga pariseyo at eskriba. Nakakagulat. Pero nakakagalit para ito sa mga pariseyo at eskriba. Dahil pinupuna ang kanilang pamamaraan ng pagsunod sa batas ng Diyos. Nakakagalit ito para sa mga pariseyo at eskriba dahil tila sinasabihan na mali ang kanilang mga ginagawa. Mali ang kanilang paraan ng pagsunod sa batas ng Diyos. Mga kapatid, ito
ang pwede nating maramdaman sa mga pangaral ng ating mga pagbasa para sa araw na ito, ang magulat at magalit. Magugulat ka lang kung bukas ka sa pagtanggap ng pagtatama o ng isang pangaral. Magugulat ka kung bago ang pangaral sa iyo. Halimbawa, hindi mo naman alam ang isang bagay, pero tinuruan ka, pinangaralan ka, magugulat ka na may natuklasan ka. Magugulat ka dahil may malalaman ka. Ang taong bukas sa pagtanggap sa mga pangaral, magugulat. Kagaya ng sinasabi ni Jesus na ang batas tungkol sa pagpatay ay katumbas ng mapuot at humamak sa iyong kapatid. Ganun din ang pagmumura. Dahil lahat ito magdudulot sa iyo ng impyerno. Nakakagulat dahil may bago at mas malalim na kahulugan ang batas tungkol sa pagpatay. Pero magagalit ka kung guilty at pinangangatwiranan mo ang isang pagtatama o ang isang pangaral. Gamitin natin yung pangaral ni Jesus na halimbawa. Tanging ang pumapatay lang ang magagalit sa pangaral na ito. Ganon din, tanging ang may puot lang sa kanyang kapatid. Tanging ang humahamak lang sa kanyang kapwa. O tanging ang nagmumura lang ang magagalit tungkol sa pangaral ni Jesus. Kung ikaw ay palamura at sinasabihan kang ang pagmumura ay katulad din ng pagpatay, magagalit ka. Kung hindi ka bukas, pero kung bukas ka sa pangangaral, magugulat ka lang. Kasi hindi mo inakala na parehas ang parusa ng pagpatay sa pagmumura. Ganon din sa pagiging magagalitin. Ganon din kapag ikaw ay nangahamak ng kapwa. Parang magnanakaw. Ang magnanakaw, pag sinabihan mo at pinangaralan mo, magagalit. Bakit? Kasi totoo. Kasi guilty. Pero kung hindi ka naman magnanakaw at pinapangaralan ka tungkol sa pagnanakaw, hindi ka magagalit. Hindi po ba? Ang nagagalit lang ay yung guilty. Kaya't kung chismosa ka at pinapangaralan ka tungkol sa panchichismis, pwede kang magalit o ikaw ay magagalit. Pero pwede ka ring magulat kung tatanggapin mo ang pangaral sa iyo. Kaya naman po malinaw ang sinasabi ng Panginoon sa ating unang pagbasa. Ang ibig niya ay magsisi at magbagong buhay ang tao. Ito yung gusto ng Diyos. Kaya siya nangangaral, ang magbagong buhay ang tao. Kaya pwede kang magulat sa pangaral o pagtatama, pero huwag kang magagalit. Ang kailangan mo, magsisi at magbago. Kung ang ginagawa mo ay masama at ikaw ay tumalikod sa masama, ikaw ay sumunod sa tuntunin ng Diyos at gumawa ng mabuti, ang sabi ng kasulatan, ikaw
ay mabubuhay. Ngunit kung ikaw ay magagalit at maiiwan sa pagiging masama, ikaw ay mamamatay. Mga kapatid, tandaan, sa bawat pangaral, ang taong magugulat ay yung bukas sa bagong aral at tatanggapin ang aral sa kanyang buhay. Pero ang taong magagalit ay yung guilty at pangangatwiranan ang pangaral sa pagtatama sa kanyang buhay. Sa bawat pangaral, dalawa ang pwede mong maramdaman. Magulat at magalit. Pero isa lang ang mabuti mong dapat gawin. At ito ay ang magbago. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao. Labis na pagtatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap
ng paghahain sa iyong dambana ay nakikiusap na ang gagawin namin tuwangan ng pithaya ni San Joseng sa anak mo'y siyang nag-aruga dito sa lupa. Ipagkaloob mo ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ginugunita si San Jose, niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinatutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalantan ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.
isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa mga nais na magpabakuna ng COVID-19 vaccine, first dose, second dose, at booster. Booster siya. Vaccine, maaari po tayong pumunta sa Plaza Miranda na malapit sa PNP 10. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon tuwing Biyernes. Ang mga available na bakuna ay ang mga sumusunod: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, at Moderna. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagbibisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsitanggap ng banal na pakikinabang ay makapamuhay nawang lagi sa iyong kalooban at kabanalan, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na naglingkod ng may pagkamasunurin at katapatan upang maganap ang ginawang pagliligtas ng anak mong mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Magsiluhod po ang lahat. Tunghayan mo kaming naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan, at kami ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aming puso ay buhay naming madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aming mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aming loob at nalulungkot kami sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aming binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo. Jesus, nabutihin, mga kamay ko at paay pawang binutasan ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna tayong lahat. Maaari nang lumabas ang mga nakatayo sa gilid at likod ng ating simbahan. Panatilihin po natin ang ating physical distancing.